joy. Bakit daw? Kasi yung Mesiyas, yung Messiah, yung tagapagligtas natin, ay sinilang na. At ano daw po yung ginawa? Bumaba daw po yung marami pang mga angels at nag-worship sila kay Lord. Kasi nga, dumating na yung tagapagligtas. Sino dito, kunwari, nalulunod ka, tapos walang sumasagip sa'yo, di ba? Nalulunod ka. Tapos malapit ka na mamatay. Di ba? Kasi nalulunod ka. Tapos may nakita ka, tagapagligtas mo, may savior, may rescuer. Ano mararamdaman mo? Paano? Wah! Ligtas na ako! Di ba? Buhay pa ako! Di ba? Ganun yung mararamdaman natin. Ganun yung naramdaman ng mga angels. Yes, maliligtas na yung mga tao. Kaya sila nag-worship kay Lord. Diba? Glory in the highest. Kasi mamamatay ka na eh, diba? Pero may tagapagligtas. Imaginin mo yun. Diba? Ang sarap nun na, woo! Ligtas ako! Hindi pa ako mamamatay. Hindi ako pupunta ng impyerno. Kasi may Jesus na bumaba para iligtas ako. Amen? Harapat dapat bang purihin ang Panginoon? Amen! Sige po, patuloy nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah, kahit mainit, kahit basa yung kilikili natin, di ba, itaas mo pa rin para sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to you, Jesus. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magpatay
palakpakan ng ating Panginoon. Yung pinakamalakas pong palakpak na may bibigay natin sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, patuloy tayo magsumamba sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, pwede po ba natin isipin kung gaano naging kadakila ang Diyos sa buhay mo ngayong week na ito? Amen. Sige po, isipin natin kung gaano siya naging ka-great ngayong week na ito. Diba? Yung katotohanan na buhay ka, may mga pagpapala, wala kang sakit. Sige po, isipin natin lahat ng ginawang kadakilaan ng Diyos. He's a great God. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? You are great, Lord. Sige po, sabay-sabay natin awitin yung awit na ito. Every name,
Church, lift our voice. He is a great God. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Napakadakila po ng ating Diyos. Walang makakapantay sa kabutihan niya, sa kanyang mga biyaya. Sige po, bigay po natin yung pinakamalakas na palakpak natin para sa ating Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan po, tayo po ngayon ay manatili sa ating presensya. Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay? Lord, salamat po, dakila ka sa buhay namin. Sa araw na ito, patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Dakila ka din sa bansa namin, kaya nilalapit namin yung bansa namin sa oras na ito. Tinatawagan ko po si Sister Nova para po manalangin sa ating bansa. Panalangin po natin ang ating bansa. Kayo po ay muko. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, we glorify you, we exalt your name. Pinupuri ka namin sa lugarin ito, Panginoon. Walang sino mang makakahadlang sa amin, Panginoon, upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lugar na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makasamba at makapagpuri sa iyo, Panginoon, at makarinig kami ng mga bagong mensahe, Panginoon, na amin dadalhin sa aming buhay. Salamat, Ama. We praise you, we exalt you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Malaya kang kumilos, Panginoon. Walang sino man, Panginoon, makakahadlang sa oras na ito, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Pinapanalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming bansa, Panginoon, kung ano man, Lord, ang kahirapang dinaranas ng aming mga mamamayang Pilipino, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na kumapit sa iyo, manampalataya sa iyo lamang. Gamitin mo, Lord, ang bawat Kristiyano, Panginoon, kaming lahat dito sa Rowanians, Panginoon, ay gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, upang maipahayag sa kanila ang katotohanan na ikaw lang ang tunay na Diyos, walang ibang Diyos-Diyos ang sa buhay naming Panginoon na maghahari sa mundong ito, in Jesus' name. In Jesus' name, pinapanalangin ko po, Lord, ang lugaring ito, Panginoon, na lukuban mo ng yung banal na Espiritu, Panginoon. Tinataboy po namin kung ano man po, Lord, yung mga hadlang, Panginoon, yung mga samang Espiritu. In Jesus' name, in Jesus' name, samahan mo po kami, Panginoon. Maging, Lord, yung mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, sila sa kanilang magiging desisyon, Panginoon. Kung sila man po, Lord, ay nagkakasala, tulungan mo po sila, Lord. Patawarin mo po sila, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang namumuno sa aming bansa. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, maging Lord sa ibang bansa. I pray, Panginoon, kung ano man po, Lord, yung kaguluhan sa ibang bansa,
yung mga mamamayang Pilipino, Lord, ay pag-ingatan mo, Panginoon, sila. In Jesus' name, in Jesus' name, maghari ka. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Ama, sa gawain ito, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. In Jesus' name, wala po, Lord, na magiging distraction, Panginoon, sa amin live. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Ama, sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray, amen and amen. Amen. Ayan, pwede na pong maupo yung bawat isa. And, ayun, pumayak daw po ako sa napakagandang stage natin ngayong araw na to. Ayan, papapain ko lang po muna sila. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan, tingnan niyo po yung katabi niyo. Pawis po ba? Pawis na pawis? Okay lang yan. Patunay po na buhay pa po kayo. At kayo po ay patuloy na naririyan kasama namin. And we would like to welcome also sa mga nasa online din po, nakasamahan po natin. Bakit nandiyan kayo? Dapat nandito kayo. Pero sa mga malalayo at may trabaho, okay lang. Pero sa mga malalapit, at may mga sakit pala ako na nasa online. Pero sa mga malalapit, bakit kayo nandyan? Sana all nakatapat sa electric fan sa mga nasa bahay. Tama naman, di ba? And gusto din namin na, gusto ko din palang ang bawat isa ay lumapit daw po pala. Mag-move forward daw po kayo. Request po na ating ushering. Tapataran daw po ninyo yung mga ibang electric fan. Ayan. Ayan, salamat sa bawat isa. At gusto din po namin na, i-orient din yung bawat isa na kung merong nasi CR po. Meron po dito sa kabila, sa women, and dito po sa kabila is yung mga men. Ayan. Nasisilaw ako sa kanilang lahat. Pero ayan, praise God po. Sabihin nga po natin, thank you Lord sa araw na to. Thank you Lord, dahil na kahit nasan man tayo, hindi tayo papapigil na magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Sa mga nasa online, mag-react, mag-share, mag-comment po tayo. Malaking tulong po yun na magagawa po natin para sa ating online. At sa umagang din po na ito, tatawagan ko na po yung magta-tithes and offering po sa atin. Mag-speak po about tithes and offering ay walang iba kundi si Sister JD Batusan. Patuloy pa rin tayong binibless ni Lord at wala man tayong permanente pa ngayon, pero di ba, ibibless tayo ni Lord. Amen! Amen! Ayan. So, dumako na po tayo sa ating tithes and offering na may title tayo na pinamagatang 10 Reason Why Tithing Does Not Work for Someone. So, bakit pala, kaya pala yung iba sobrang binibless ni Lord at bakit naman yung iba, bakit napapatanong bakit di ako binibless ni Lord? Yun pala ay dahil... Ayan, tithing does not work for some people because it is not 10% of their tithes or their income ko. Yung pala, kaya pala hindi tayo minsan naramdam natin, bakit di ako binibless ni Lord, nagbibigay naman ako sa church. Dahil hindi pala 10% yung binibigay natin. Ayan, so bakit kaya pala ganun? At bakit naman yung iba super binibless ni Lord? Dahil pala sila ay sumusunod sa command ni Lord. Binibigay nila yung 10% ng kanilang income. Ayan, so sa oras na to, tinuturuan tayo ni Lord at hindi pa po huli na maging faithful tayo sa ating mga tithes. Amen. Amen. Ayan, so sa oras na to, and yung pagiging pagbibigay natin ng 10% is mahirap po ba 'yon? Maibigay sa Lord, 'di ba? Minsan Lord, eto na lang pera ko, ibibigay ko pa ba 'to? So, yun pala, doon din tayo nasusubok kapag hindi tayo nagiging tapat sa Lord. So, sa oras na 'to, yung 10% natin, ilaan natin 'yan sa Lord. Kung may nakakuha ka ng 1,000 sa isang buong linggo, magkano 10% po noon? 100 pesos. So, kahit may guldo yan, kung magkano yung na-income mo, itabi mo yan, isama mo yung guldo, wag yung 1,000, pero yung na-receive mo pala, 1,001. Ayan, na-receive mo sa isang linggo, naka-receive ka ng 1,100. So, 110. Oh, diba? Ganon. So, wag natin, kahit
guldo yan, isama natin yan, buuin natin yung 10% natin. Amen. Amen. So, ayun. And, ayan. So, sabi pa dito, ay, babasahin ko lang maganda ito. Sabi, begin to give at least 10% of your increase and God's blessings will come upon your life. Amen. Ayan. So, gusto natin i-bless tayo ni Lord sa oras na to, maging faithful tayo sa Kanya, ibigay natin yung ating 10%. Amen. So, ayan. So, itaas po natin. Ayan, meron na po ba tayong envelope? Ayan. So, sinusulatan po yung papel na white na, sulat po natin yung name natin and yung mga prayers natin and isa-isa po namin yan pinagpe-pray. So, kaya wag po kayo mahihiya na isulat yung mga prayers nyo. Amen. Sige po, taas natin ang ating mga envelope at ilapit natin to sa Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Lord, sa Jesus, sa ginawa mo sa cross, Panginoon. And salamat sa mga biyaya na binibigay mo po sa amin. Sa oras na to, Lord, patuloy na turuan mo, Panginoon, yung iba sa amin, Panginoon, na patuloy na ibigay namin yung 10% ng income namin, Panginoon, dahil lahat ng meron kami ay mula sa iyo. Nilalapit namin to sa iyo, Panginoon, na patuloy na i-bless mo yung iglesia na to, Panginoon, patuloy na yung favorness mo, Panginoon, sa bawat isa din, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, ay magkamit, Panginoon, ng bawat isa, in Jesus' name. And salamat, Lord, sa iyong kadakilaan, O God, na patuloy na nararanasan namin at patuloy na meron kaming nagagastos, Panginoon, nagagamit, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. And we bless you, God, salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon, na patuloy na nagsusustain sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw. At ikaw po ang madakila sa buong araw na to, O Panginoon. Dito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong lumapit sa ating online na pwede po kayong magbigay ng offering or pledge sa ating church. You can connect to Pastora April po or sa ating page po pwede po kayong mag-message para po sa ating pledge po sa love gift ninyo for our church. Malaking tulong po ang may bibigay nyo sa atin. Ayan. So ngayon, habang sila po ay nagtatayo sa offering sa mga nasa online na nandyan, ready natin ang ating sarili sa ating bagong topic. We are done with our topic of how to enter to the covenant of God. And ngayon ay may maganda tayong topic po sa ating araw na ito. Ang topic natin, pinost na yan sa ating page, how to be blessed financially. Kaya po, pakinggan natin ang message natin by Pastora Myrtle Garcia. Palapakan po natin ng Lord. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat. Ayan, dito lang ako sa baba para mas closer ako sa inyo. So, isa sa mga blessing ng nandito tayo sa Lorenzo Park, pwede pa nating pasalamatan ng Lorenzo Park kasi, tsaka ang Lord, syempre, kasi meron tayong venue ngayon. Amen? Amen. Though mainit lang, pero at least nakapag-worship pa rin tayo, di ba? Amen. Hindi na puputol. And isa pa, tayo ay nagkita-kita. Yung mga first and second service. Ayan, sige nga, pwede nyo pang batiin yung mga nasa harap, nasa likod ninyo. Ayan, uy, nandito ka pala. Buhay ka pa pala, joke lang. Ayan. Hello! Ayan, hello po sa bawat isa. Yes, masaya tayong lahat. Amen. Ayan. And meron din, ayun nga, dire-diretso. Natuwa lang din ako kanino nag-worship tayo na at least nakasamba pa rin tayo sa Panginoon. Amen. And isa rin siguro na way ito para ma-challenge tayo na mawala tayo sa comfort zone natin. Alam niyo yon na kaya nating mag-move kahit sa mga unexpected na sitwasyon para sa Panginoon. Amen? Amen. So kung nagawa natin lumipat agad-agad isang araw lang, kaya rin natin gawin yung iba pang mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. So sige po, tayo lahat ay tumayo. Tayo muna ay manalangin para sa ating bagong series ngayon. Okay, hallelujah. Sige po, tayo po ay umuko. Salamat, Panginoon, sa lugar na ito, God. Salamat na kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang makasamba sa'yo sa oras na ito. Jesus, we continue to thank you, O Lord, for your sacrifice on the cross. O God, thank you, Jesus,
na inoffer niyo po ang inyong buhay para sa amin, para makakonect kami sa Amang Diyos, para hindi maging in vain lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Para hindi kami mabuhay dito sa mundong to na nahihirapan, Panginoon, na walang pag-asa. Salamat, O Lord, na gumawa ka ng paraan. Inoffer mo yung buhay mo. Thank you, Jesus, that you are the ultimate sacrifice, Panginoon, para sa amin. Salamat, O Lord. Sa oras pong ito, patuloy po kaming nagpapalinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. In Jesus' name, hugasan niyo ang aming puso, hugasan niyo yung soul namin, yung isip namin, yung spirit namin sa oras na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kakayanan na makapakinig mabuti ng iyong mga salita, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, Lord, na masayang itong oras na to, Panginoon. Sayang yung pagpunta namin dito, sayang yung pakikinig namin, kung hindi naman namin matatanggap, Panginoon, kung ano yung tinuturo mo sa amin, O Lord. In Jesus' name, nire-rebuke namin. Sige, mag-rebuke tayo sa oras na to. Lahat ng pumapasok sa isip mo, ipagkatiwala mo muna sa Panginoon. Yung init, Lord, we pray for wind, Panginoon. We pray yung maginhawang pakiramdam sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we pray na aming mga spirit ay maging malakas para labanan kung ano man yung mga distraction na ino-offer ng kaaway. Dahil gusto mo kaming pagpalain financially, O God. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, ikaw po ang magturo sa amin. Ikaw ang aming dakilang guro, Panginoon. Ipakita mo sa amin kung ano yung buhay namin, kung paano namin ito maa-align sa kalooban mo. Holy Spirit, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Have your way. We apply your blood in every corner of this place, Lord God. Bantayan niyo po kami ng inyong mga anghel, Panginoon. Lahat ng gawa ng kaaway, patuloy naming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. And Lord, enlighten us with your word, O Lord. Hallelujah. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayan, so first time ko, lapit ako ng lapit. No? Di ko kasi makita yung iba, ayan. So, sa bagay, nakikita ko pa naman hanggang kay Tita Bebot. Ayan. Ang layo ni Tita Bebot, ayan. Nakikita ko pa naman. Ayoko kasi yung may, ano, yung may tutulala habang nagtuturo ako. Sayang yung message, eh. Ang ganda-ganda nung message natin ngayon. Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, pag nakita mo akong tumulala, tusukin mo yung mata ko. Joke lang. Ayan. Sabihin mo, sayang ang blessing. Yeah. Wag nating hahayaan. Amen. Amen. So ngayon dahil medyo malabo yung ating projector, nakikita nyo pa ba sa likod? Ayan, kailangan talaga mag-take down notes tayo. So ilabas po natin yung ating mga notebook, ballpen, Bibles. Ayan, kasi malabo po yung PowerPoint natin. Ano po yung title ng ating series? Actually, itong series po na ito ay matagal. Matagal po nating pag-uusapan. Yung pag-uusapan natin for this month of June, intro pa lang. And actually, ito ay continuation ng manifesting blessing. Sino nakakaalala ng manifesting blessing? Ano natutunan sa manifesting blessing? Anyone? Magtatawag ako kahit ganito yung sitwasyon natin. Ay, nahirapan ako, nasa live pala tayo. Hello po sa mga nasa live. Sino nakakaalala po manifesting blessing? Ano yung natutunan natin doon? Sige, Ate Jen, tara po. Thank you. Natutunan ko po na may mga blessings pala na akala natin blessing pero hindi. Na ang binibless lang ng Panginoon ay yung mga taong sumusunod sa Kanya. And yung akala nating blessing na hindi tayo sumusunod is awa pala niya. Naalala ni Ate Jen. Thank you po, Ate Jen. Ayan, at natutunan din natin doon na yung blessing ay hindi lang material na bagay. Amen? Pero ito yung favor ni Lord sa atin. Amen? Yung kahit nasaan ka, nandun yung favor, yung protection, yung health. Diba? Amen po? Nakita natin yon. Pero anong difference nitong topic natin ngayon? Ang pagkakaiba nito, specific talaga sa financial yung pag-uusapan natin. Tungkol sa pinansyal. Sino excited? Parang, oh, yung yaman nyo, ha? Hindi kayo excited? Ayan. Sino sa inyo naka-experience nito? Kasi objective natin, pakita po natin.
objective ng ating series, sayang hindi nyo makita, nung hinanap ko pa naman yung picture na yon. Sa mga nasa online, ano eh, yes, sila ngayon ang magaganda ang kalagayan. Kitang-kita nila yung picture natin. Sabi po sa objective, mapagpala sa pinansyal upang makapagpagamit sa kaharian ng Diyos bago siya bumalik. Ito yung layunin ng buong series na to. Siguro hanggang anniversary na to. Ayan. Para daw tayo ay mapagpala. Saan? Anong area ng buhay? Yung hindi sumasagot, tatawagin ko sa harap. Sa anong area daw po ng buhay? Ayan, pinansyal. Upang para ano? Makapagpagamit. Hindi makapaghayahay. Ano po? Makapagpagamit. Sabihin mo sa katabi mo, makapagpagamit. Hindi makapaghayahay. Ano yung hayahay? Yung komportable. Diba? Yung komportable na pakiramdam. Hindi po ganun. Amen po? Amen. Salakasan natin yung amen. Hindi ko kayo masyadong marinig dyan eh. Amen po ba? Ayan. Sa kaharian ng Diyos, bago siya bumalik. Sino sa inyo parang ganito? Kasi may tao dito. Imagine niyo na lang kahit hindi nyo nakikita. May tao dito. Tapos, ito yung church. Gusto niyang pumunta sa church. Kaya lang, ayun. Okay, kita niyo na? Kaya lang may humihila sa kanya, yung isang monster ng pera. Ayan. So, na-experience niyo po ba yan? Yung gusto mo namang maglingkod, kaya lang, kailangan mong magtrabaho, kailangan niyo ng pera. Hindi mo maibigay yung best mo kay Lord. Gusto mong mag-evangelize? Sino ganun? Alahat naman walang problema. Nakakapakinig ba kayo? Sorry, ang init ng place. Lord, gawin niyo pong malamig ang aming lugar para makapakinig po kami ng maayos. Okay, tingnan po natin yung kasunod. Disclaimer. Ano yung disclaimer na kalagay dyan? Hindi ito prosperity teaching. Linawin lang natin para umaman at maging komportable sa buhay sa lupa dahil ang tunay nating tahanan ay ang langit. Amen. Sino sa langit gustong tumira someday? Amen. Kala ko sa impyerno eh. Ayan. So, ito po ay hindi prosperity teaching. Actually, sa tanang ako'y nagturo, siguro nag-start ako December 2011, 2024 na ngayon, hindi pa po ako nagtuturo tungkol sa finance. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. And tagal ko na itong gustong ituro, kaso lagi akong napipigilan. Hindi ko alam kung kailan yung right timing. Pero naniniwala ako, ito yung right timing para sa atin. Kasi yung iba sa inyo, nag-open sa akin ng mga problema nila. And mostly ay finances. Ayan. At ito nga rin sitwasyon natin sa church. Kailangan, dami nating kailangang bayaran. So tingnan natin yung ROWA church goals. Nakalagay ba dyan? Ano yung mga church goals natin? Makapag-provide sa sariling pamilya o future family. Gusto natin yan. Ayan na, pamilya. Sino gusto makapag-provide sa pamilya niya? Amen. Sino gusto makapag-provide sa future family para sa mga singles? O, yung hina ng amen. Ano, wala na ba kayo ng pag-asa? Magkaka-future family kayo. Ayan. Ano pa? Para makapaglaan din para sa kaharian ng Diyos. Siyempre, pag may pera ka, hindi mo na masyadong intindihin yung pamilya mo, diba? Makapag-focus tayo kay Lord. Tama? Ano pa? Makapag-provide saan? Sa pangangailangan ng church. So, ngayon kasi, ayan, so, kailangan talaga natin ng finances. Ayan, alam nyo naman yung sitwasyon ng church natin. Hindi ko na-elaborate yan. Ano pa? Makatulong sa mga kapatiran. Sino gusto maging blessing sa mga ka-church natin? Amen. And last, makapag hayo at makapagtayo ng church. Saan? Sa malalayong lugar. Amen. So, ang goal natin, siguro talagang tinitira ta. Kaya isa rin ito sa purpose kung bakit ito yung message natin. Feeling ko dito tayo nahahadlangan sa finances. Kasi ang sisipag ng mga Rowanians eh. Yan ang mga ikatabi mo. Sipag kaya niyan? Oh, sipag niyan. Talagang active tayo sa discipleship. May mga tinamo yung katabi mo, may problema yan, pero hindi halata.
Di ba? Kasi inuuna niya lagi si Lord. Gusto niyang mag-serve sa Panginoon. Wala talaga tayong, wala akong makita na pwedeng gamitin ang kaaway sa atin. Except this one, finances. Pagka wala ng pera, nako, magpapaalam na sa leader na magtatrabaho muna ako. Pwede ba mangutang? Di ba? Kung ano-ano nalalagay tayo sa alanganin. Siyempre, hindi papayag si Lord. Di ba? Hindi hahayaan ng Diyos na gamitin ito ng kaaway para hindi tayo makapaglingkod at magawa natin yung purpose niya sa buhay natin. Amen! Sa gustong mangyari yung purpose ng Lord sa kanya, magsabi ng malakas na amen! Amen! Ayan. So, ito na po yung ating topic for today, for the month of June. Understanding Biblical Financial Principles. Ang haba naman, Pas. Ano daw? Understanding Biblical Financial Principles. Bago tayo pumunta dun sa paano nga ba magiging financially blessed, kailangan maunawaan natin muna yung prinsipyo ng Diyos pagdating sa pera. Kailangan maging maliwanag. Amen po! Amen. Sa mga hindi nakakaaninag dyan, mga nagsusulat, ulit. Understanding Biblical Financial Principles. Amen. So ano po yung objective natin dito? Makikita natin, maunawaan ang prinsipyo ng Biblia pagdating sa ating pananalapi at huwag panghinaan ng loob. Kung makikita po natin yung picture, para nagtatanim siya, di ba? Nagtatanim. Nakikita nyo po? Sino nakakita? Magsabi na amen. Amen. So, ganyan yung gagawin natin sa buong series na to. Tataniman tayo ng Panginoon ng word niya patungkol sa finances para yung tumubo sa atin ay malagong money tree. Sino gusto ng malagong money tree? Amen. Yung iba kasi, nagkakapera nga. O, eto naman. Hindi ko naman kailangan yung kasi dami kong pera. Ayan. Kaya lang yung iba, kamusta yung pera nyo? Kung kayo ay money tree, di ba? Yes, tama. Yung iba, lagas agad. Madaming ang pera, pero ubos agad. Ayan, ito yung, kaya ayaw ni Lord. Gusto niya maging tree tayo na namumunga, nagbe-bless ng kapwa, di ba? Maganda po yun. Amen? Amen. So, ito na po. Ayan ang ating topic for today. Introduction. Ito na. Nangarap ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang di nakikinig eh. Nangarap ka na ba ng buhay na hindi ka na magtatrabaho? Taas kamay nagsabing, opo! Halos lahat. Yung iba ay di nagtaas. Tito Jimmy, ba't di ka nagtaas? Okay lang sa'yo, magtrabaho pa rin. Ayan. Okay, nako, mukhang maraming tatamaan. Ayan, ay nakalagay dyan. Akala mo, dahil naging masipag na Christian ka na, mangyayari na yon. Pero bakit hindi pa rin? Sino naka-experience niyan? Yung akala mo, nagpapalalim ka kay Lord kasi kala mo, pag nagpalalim ka kay Lord, bless ka niya, tapos yayaman ka, tapos hindi ka na masyadong magtatrabaho, ganyan. Tapos, bakit ganun? Madami ka pa ring utang. Ba't ganun yung pera mo? Ang bilis gumaganon lang sa kamay mo. Ba't ganun? Alam niyo, ito ay ginagawa ng kaaway na kasinungalingan sa atin. Maghasabihin niya na, ay kasi ano ka eh, hindi ka, kulang pa kasi yung paglilingkod mo. Kaya ganyan, di ba? Ay hindi ka pa kasi masyadong holy. Ano pa ba yung pwedeng sabihin ng kaaway? Ano sinasabi niya sa inyo? Nagsisipag ka naman, tapos, wala ka pa rin pera, ba't ganun? Naglilingkod ka naman kay Lord, buong buhay mo, lagi ka nasa church! Bakit wala ka pa rin pera? Bakit kailangan mo pa ring magtrabaho? Bakit kailangan mo pa ring matulog ng ilang oras lang? Bakit kailangan mo pa ring pumasok? Bakit kailangan mo pa ring gawin yung mga bagay na ayaw mo na sanang gawin pero kailangan mong gawin? Bakit? Natanong nyo na ba yan? Hanggang sa dumating sa time, ito yung nakakalungkot kasi, dumarating sa time na
nagdududa na tayo kay Lord. Lord, totoo ka ba? Lord, bakit ganito pa rin yung life ko? Bakit ganito pa rin yung status ko? Lord, nagpe-pray naman ako. Ba't hindi mo po sinasagot ang panalangin ko? Lord, ang tagal-tagal ko nang naghihintay. Matagal na rin po ako naglilingkod. Bakit po? So, ito yung isang principle na lilinawin ng Diyos ngayong araw na ito. Ano yung ating title? Hindi. Today's focus tayo. Today's focus. The ground is cursed. Ito yung title ng message natin ngayon. The ground is cursed. Sa Tagalog, ang lupa ay isinumpa. Yan yung topic natin ngayon. Kailangan nating malaman bakit kailangan pa rin nating magsipag, kailangan pa rin nating magtrabaho, dahil ang lupa ay isinumpa. Anong lupa yan? Yung earth. Yung earth ay under ng curse. So meron tayong dalawang pag-uusapan na nasa ilalim ng title natin. Number one, hindi kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Akbayan mo nga yung katabi mo. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Baka may maiyak pa sa... Naiyak, ayan. Ito, bakit ganon? Ito ay bunga ng kasalanan ni Adan at Eva. Ayan. So, nung unang panahon, napakaganda ng earth. Talagang binless ng Diyos ang earth. Pero dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, dun pumasok ang sumpa. Ano ang kasalanan ni Adan at Eva? Ayan. Sumuway. Akala ko din dati, mga ganun lang, simple lang. Pero hindi pala. Alam nyo, ang kasalanan pala ni Adan at Eva ay hindi lang basta kumain sila ng bunga ng mansanas. Joke lang. Bunga ng ano? Bunga ng puno ng masama at mabuti. Tree of knowledge of good and puno ng kaalaman ng masama at mabuti. Hindi lang yon. Alam niyo kung bakit talagang nagalit si Lord? Nakuha niyang palayasin si Adan at Eva. Alam niyo kung bakit? Dahil nilabag nila yung tipan nila. Diba, naalala natin yung topic natin last month tungkol sa tipan. Kung gaano kaseryoso ang Diyos sa tipan. Meron din pala silang tipan. Si Adan at Eva at ang Diyos, may tipan. Ano yung tipan nila? Naalala nyo po ano ulit yung tipan? Sige nga. Kasunduan. Amen. May kasunduan yung dalawa. Diba po? May pangako sila. Gagawin ko to, gagawin mo yan. Amen? Amen. So ano yung kasunduan nila? Paki-flash po. Ano ang kanilang kasunduan? Basahin natin sa Genesis 1:28. Sige, makibuklat po tayo sa ating mga Bible. Genesis 1:28. Okay, ano yung nakalagay dyan? Sabay-sabay tayong magbasa. 1, 2, 3. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Basahin natin yung chapter 2, verse 15. Chapter 2, next page. Verse 15, 1, 2, 3. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. And then verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. So dito sa verse na to, makikita natin yung mga naka-underline or naka-highlight. Yun yung kanilang tipan. So, isa-isahin natin. Next sa slide, ang tungkulin ni Adan sa tipan.
Naalala natin yung message natin last week, di ba, about entering a covenant. It is a privilege, naalala nyo? Ano yung number two? It is betrothal or having an intimate relationship with Christ. Ano yung number three? It has penalty. So yan din ay nakapaloob sa covenant ni Adan at Eva. So ano yung privilege ni Adan? Tingnan po natin. Number one, ito yung privilege at tungkulin niya. Magpakarami. Tama po? Nababasa nyo ba? Ayan. Sa Bible, pwede nyo rin basahin. Magpakarami. Sabi natin sabay-sabay, magpakarami. Hanggang sa likod, hindi natin nila mabasa. Magpakarami. Number two, mamahala. Number three, magbungkal at mag-ingat ng hardin. Number four, huwag kakain ng spaghetti. Joke lang. Sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ayan. So, yan pong apat na yan, dapat gagawin ni Adan at Eva. So, very good naman si Adan. Ay, wala pa yata. Magpakarami. And wala pa yan. Kasi wala pa si... Ay, nandun na si Eva, no? Anyway, so nga, no? Ba't di pa nila ginagawa yun? Baka ano pa? Hindi pa timing. Joke lang. Number two, mamahala. Ayan. Ginagawa ba yan ni Adan? Si Eva, ginagawa din po. Ayan. So, yan po ay tungkulin nila. Number three, magbungkal at mag-ingat ng... Ulit-ulitin natin to kasi mamaya babalikan natin yan. Ulit, magbungkal at mag-ingat ng, isa pa, magbungkal at mag-ingat ng hardin. Ayan, number four. Ano daw po yung number four? Huwag kakain. Dito siya nagsumablay. Dito siya sumablay. Kinain niya ang puno ng kaalaman ng masama at mabuti. Ano naman yung tungkulin ng Diyos? Napakaganda, no? Sabi dito, number one, next slide po, buhay na walang hanggan. Hanggat ginagawa ni Adan at Eva yung tipan, immortal sila. Immortal, walang mamamatay. Diba? Number two, hanggat ginagawa ni Adan at Eva yung tipan, ang pangako ng Diyos, habang buhay kayong malapit sa akin. Nag-close sila. Di ba naglalakad sa hardin ang Diyos kasama si Adan? Ganon sila ka-close. Number three, lahat naman pwede mong kainin. Isang puno lang ang hindi mo kakainan. Napaka-grateful ni Lord. Ngayon, magkano yung prutas ngayon? Di ba? Bibili ka ng mangga, magkano? Pero nung time ni Adan at Eva, lahat ng prutas na gusto nilang kainin, sige lang, go. The blessing of good food. Diba? Kaya lang, ano nangyari? Lumabag si Adan at Eva. So, nawala. Yung blessing ng immortality, yung blessing of intimacy with God, nagets natin? Yung blessing na lahat pwede mong kainin, lahat pwedeng sayo, lahat sayo, nawala. Nakuha po natin. Ano yung penalty? Nagkaroon, next slide, nagkaroon ng kamatayang espiritual. Doon na yung dahilan kaya pupunta na tayo sa impyerno pag nagkaasala tayo. Number two, doon na yung dahilan kaya mamamatay tayo physically. Diba? Hindi na tayo immortal. Number three, yun ang dahilan kaya ang mga babae ay hirap ng manganak. Kung siguro ano, hindi siguro nagkasala, easy lang mga anak, ano? Iba easy lang eh, merong ano. Pero mostly, hirap. Ako, nahirapan din ako, nanganak ako kay Kain eh. Pero itong number four, ito yung topic natin ngayon. Sumpa ng kahirapan. Ito yung dahilan, pinaka-pinaka dahilan. Kaya pumasok ang kahirapan sa mundo. Hindi gusto ni Lord na naghihirap ang tao. Bunga yan ng kasalanan ng tao. Nakuha natin, naintindihan yung principle na ito? Sabihin mo nga sa katabi mo, ayaw ni Lord, nahihirapan tayo. Bunga to ng ating kasalanan.
Okay, basahin naman natin yung Genesis chapter 3 yata ito. Chapter 3. Ito na, basahin natin. Verse 17. Sa lahat ng may Bible, makibuklat po tayo, verse 17. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Dito pumasok yung sumpa sa lupa. Naintindihan natin? Bakit yung earth ay cursed? Bakit may kahirapan sa mundo? Dito siya pumasok. Sumpain ang lupa. Ibig sabihin, as long as nasa earth tayo, may sumpa ang lupa. Kaya kahit na anong gawin natin, kailangan talaga nating kumayod. Naintindihan? Kahit saan ka pa mapunta. Yung iba, magpupunta nga ako sa Maynila, baka magaan ang buhay. Magpupunta nga ako sa abroad, sa mga nasa online, baka magaan ang buhay. Magpapalit nga ako ng trabaho, baka magaan ang buhay. Gumaan ba ang buhay natin? Siguro. Pero nandun pa rin yung kailangan nating magsumikap. Amen? Hindi nga ako mag-aaral, baka ano, kaya ko naman on my own. Mag-aaral nga ako, magka-college ako, magmamasteral ako, baka gumaan yung buhay ko. Sa lahat ng gumawa nun, gumaan ba yung buhay mo? It's because we are still on earth and the earth is cursed. We need to be hardworking. Kailangan talaga nating magtrabaho at magsumikap. Naintindihan po, nanlumo na sila. Ay, ganun po ba, pastora? At least nababago yung ating mindset. Hindi yan kasalanan ng Diyos kung bakit tayo nahihirapan. Amen? Naliliwanagan na po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang pagdududahan si Lord, ha? Ayan, sabi dito, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. Sa verse 18, kakain ka ng tanim sa parang, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. That's the truth. That's what we should do. Amen? Ano yung curse on the ground? Ang sumpa sa lupa. Eto na, tingnan nyo, baka nakarelate kayo. Una, mahihirapan, mababalisa, at mapapagod sa pagtatrabaho. Sino ang ganyan? Nahihirapan, nasa stress, napapagod. So that's the curse. Ito yung curse na napunta sa earth. Number two, hindi mamumunga agad-agad ang kanyang pagsusumikap. Oh, relate much. Alam mo yun, yung parang tinatry mo naman magsumikap, tinatry mo naman magsipag, pero hindi agad siya namumunga ng ine-expect mo. Diba? Ano pa, hindi madami ang magiging bunga ng kanyang pagtatrabaho. Expectation mo sa mga nagninegosyo, pag naglabas ka ng compete ka eh, pag naglabas ako ng pera, ganito, tapos yung ano ko, yung income ko, ganito. Tapos pagkita mo ng resulta, bakit ito lang? Diba? Nandiyan ba kayo? Nakarelate ba kayo? At meron ng mga hadlang kagaya ng bagyo, baha o peste sa pamumunga ng kanyang mga ginagawa. Si Adan at Eva, nung nagtatrabaho siya, walang bagyo, walang peste, walang ano, mga kulisap, ano ba yung mga kumakain ng mga halaman. Basta, di ba, nagbubungkal-bungkal na siya, tapos tutubo ng ganon. Pero nung dumating yung sumpa, ayan na, may mga bagyo na, may baha na. Naalala ko sa amin eh, dati mangga farm yung ano namin eh. Yung pwesto namin kila Ezra, nagkandamatay lahat ng mangga. Isa na lang ata natira, tama ba? Dalawa. Matalang dati, sarap ng buhay ko doon, mahilig kasi ako sa mangga. Kaya lang nagsimula nung baha kasi tubig, hindi yata, ano, nalunod. Sino sa inyo pag bumabaha, nalunuran ng mga halaman? Mga plantita dyan, di ba? Ayan. So, yan po yung mga naging effect ng sumpa. Number two. Ayan. Kalooban ng Diyos na magtrabaho tayo, hindi ito sumpa. So, para sa mga malungkot na kayo,
sa mga nagtaas ng kamay kanina, yung ayaw nyo nang magtrabaho, hindi po curse ang pagtatrabaho. Ito ay will ni Lord na magtrabaho tayo. Okay, maliwanag na po. Hindi na kayo masaya. Hindi na kayo nakangiti sa akin. Kanina, todo kayo, yeah, pastor ako yun. Ngayon, wala na. Nalungkot na sila. Basahin po natin, Genesis chapter 1, verse 15. Kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki. Ito yung before the curse. Sabihin sabay-sabay, bago yung sumpa. Basahin natin. Sa lahat tayo magbabasa. 1, 2, 3. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang at tanong, si Adan po ba ay nagtatrabaho bago ang sumpa? Opo. Masipag po si Adan. Nagtatrabaho siya bago ang sumpa. So, ang problema, hindi yung trabaho. Ang problema, yung sumpa. Naintindihan natin? So, ang problema, hindi yung trabaho mo. Kung nasan ka ngayon. Sorry, nag-alarm. Ayan. Ang problema ay ang sumpa. So, ano ang ating application? Number one. Ano daw po? Ayan. Ngayon, alam mo na. Hindi sumpa ang pagtatrabaho. Ano nang gagawin? Mag-a-apply. Sino ulit gustong pagpalain financially? Paano ka pagpapalain? Ala naman pagpapalain. Hindi ka nagtatrabaho eh. Hindi naman pwedeng nga nga lang tayo. One tamad, di ba? Babagsak yung pera sa langit. Di ba po? Number one. Ayan, magtrabaho. Ito, naglagay ako. Ito po ay ano ah, ano yan, Book of Pastora. Ito ay opinion ko lang, mga natutunan ko, mga nakita ko, mga tinuturo din sa akin ni Lord na gusto ko lang i-share mga practical tips sa mga nagtatrabaho. Sino yung mga nagtatrabaho? Taas kamay. Ano yung nakalagay? Huwag sumpain ang trabaho. Yung iba kasi, dahil nakakaranas ng mga negativity sa kanilang pagtatrabaho, panay ang pamumula. Diba? Panay ang panlalait. Panay ang pagbibitaw ng mga negatibong salita sa kanilang trabaho. Ayan. Pero hindi po. Hindi ang trabaho mo ang problema. Ayan. Kailangan po yan ay pinagpapala natin. Siyempre, nandyan ka. E pag sinumpa mo yan, sa ikaw din mahihirapan. Diba? Babalik sa'yo. Eh, nandun ka eh. Diba? Tapos ang gagawin natin, talon-talon tayo, lahat sinusumpa mo. Diba? Nakuha po ba natin? Bawat trabaho mo, dami mong salita, dami mong negative. Aalis ka ulit. Eh, ikaw yung nag-curse dun eh. Nagsabi ka ng negative dun sa lugar na yon, dun sa boss mo, dun sa mga katrabaho mo. Naintindihan natin, instead of cursing them, we must bless them. Pagpalain natin sila, magsabi ka ng mabubuting bagay sa boss mo, sa mga katrabaho mo. Amen po! Amen. Sino nakaka-relate? Next, sa mga nagne-negosyo, sino na may mga nagne-negosyo dyan? Ayan, okay. Sa lahat ng mga nagne-negosyo, paunlarin natin. Huwag tayong, ano ba naman, wala naman akong kita. May mga discouragement, yes, pero ipagpatuloy natin ang pagpapaunlad. Bakit? Ako personally, makinig po tayong mabuti. Ito yung pinaka nakita ko sa lahat. Makinig pong mabuti. Nalulugod ang Diyos sa mga nagsisipag sa trabaho. God is pleased. God is pleased. Hindi mo lang siguro nakikita kasi kala mo natutuwa lang si Lord pagka naglilingkod ka sa church. Diba, kala natin ganun eh. Pag active ka sa church, pagka sipag-sipag mo sa ministry, hindi lang doon nalulugod si Lord. Nalulugod siya pag nakikita niyang nagtatrabaho ka. Pag nakikita niyang masipag ka. Kasi ganun si Adan. Yun ang instruction niya kay Adan. Magbungkal ka, magtanim ka, ingatan mo yung pinagkatiwala ko sa'yo. And I believe all of us, nagtiwala ang Diyos sa'yo. Pinagkatiwala ang Kanya ng mga talento, ng talino, ng mga kakayanan. Pagamit po natin yan sa Panginoon. Amen? The Lord is glorified kapag nagtatrabaho ka. Di ba nakakatawa? Sino yung ngayon mo lang nakita yon? O alam mo na dati pa. Pero ako kasi ngayon lang eh. Parang, thank you Lord. Kaya pala,
pagka hindi ka nagtatrabaho, pagtatamad-tamad ka, guilty ka. Sinong ganon? Feeling mo may kasalanan ka. Naglilikod ka naman, balasik ka naman, pero hindi ka nagtatrabaho, tamad ka. Parang may mali akong ginagawa. Yun. yun. Hindi ka nagsisipag sa trabaho. Ayaw ni Lord ng ganon. Amen po? Amen. Ano pa? Sa mga walang trabaho. Sino yung mga walang trabaho? Anong gagawin? Ayan. Magtrabaho, magnegosyo, o maghanap ng mapapagkakitaan. Madami pong ways ngayon, lalo na ngayon, ang dami-daming paraan para kumita ng pera. Kahit sino pwede. Amen. Sa online, ang dami sa online. Gusto niyo mag-online selling, yung mga ganun ba? Yung mga kala natin, ay kasi ano na ako, matanda na ako. Ay kasi ang bata-bata ko pa. Pag may gusto, may paraan. Sino gusto ulit pagpalain ni Lord? Amen. Sa mga nag-aaral, sino yung mga nag-aaral dyan? Uy, congratulations sa mga graduate. Yes. Praise God sa mga nag-moving up. Ayan, yes, ayan. Okay, sa mga nag-aaral pa, sabihan mo nga may katabi mong mga baybata dyan, mag-aral mabuti. Ayan, mag-aral mabuti. Very good. Para maging blessed tayo someday. And, or mag-invest sa negosyo. Alam nyo, meron po akong napanood na bata. Hindi ko alam kung napanood nyo na yon. Ano siya, parang 12 years old pa lang yata. Siya may sarili na siyang coffee shop. Panood nyo na yon? Bata pa lang siya, may sarili na siyang coffee shop. Lahat ng binibigay sa kanya ng magulang niya, iniipon niya. Tapos kung ano-anong ginagawa niya, nagbebenta siya ng damit, iniipon niya lahat, palaki ng palaki yung negosyo niya, hanggang sa nakabuo siya ng sarili niyang coffee shop. So, hindi siya nagmamatter sa age. Pagka ano ka, financially wise, alam mo na kung paano gamitin yung finances. Kaya marami pa itong topic natin. Ang ganda nito. Marami tayong matututunan tungkol sa finances. Pero sa ngayon, yon kahit mga bata, pwede, mga bata, naalala ko dati si Ella. Ano ba si Ella? Nagbebenta kami ng sandwich sa San Juan Elementary School. Ayan, ako yung gagawa ng mga palapalaman na sibibenta niya sa school. So, madaming ways. Amen? Nandyan po ba tayo? Maraming paraan. Ano pa? Ayan, mga bagay na meron tayo, nilagay ko rin to kasi baka akala natin, pas, hindi naman ako kagaya nila. Eto pa, eto, makinig pong mabuti. Huwag niyong ikumpara yung sarili niyo sa iba. Talagang hindi ka uunlad. Eh sila kasi matalino, kaya ganyan yung pera nila. Eh sila kasi nakatapos, kaya ganyan yung pera nila. Eh sila kasi kaya nila yun. Ako hindi ko kaya. Hindi po. Lahat po tayo ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon. Sabi nga nila 700 daw yung potential natin eh. Ito po yung nilagay ko, napanood ko lang ito somewhere. Ito po yung mga bagay na meron tayo. Una is oras. Sino maraming oras dyan? Nakatambay lang naman sa bahay. Alam nyo, may mga tao na kulang sa oras. Yung mga bagay na pwedeng na hindi nila magawa, pwede mong i-offer yung help mo. Naalala ko si Myra, ganyan siya. Ako kasi talagang kulang ako sa oras, tapos biglang may message si Myra. Pastor, gusto mo tulungan kita? Alam yun, kasi yung kailangan, may mga tao na sobrang busy, kailangan nila ng extra na gagawa nung dapat sana nilang ginagawa. Pwede mo yung i-offer. Next ay skills. May talento ka. Ngayon isulat mo, pag-uwi mo sa bahay, ano yung mga kaya mong gawin? Marunong kang mag-drive, marunong kang mag-type, marunong kang kung ano-ano. May, alam ko may Fiverr pa nga na, alam niyo Fiverr na, na website? Basta tingnan nyo yun, mga pwede mong gawin. Lahat, itry natin. Huwag tayong parang sumuko na agad na, wala naman akong kayang gawin kasi ganito lang ako. Hindi po, hindi ka ganyan lang. Amen? Kinreate ka ng Lord sa image niya. Magaling ka, matalino ka. Sige na, sabihin mo yung katabi mo, marami kang talento, ilabas mo na yan. Matalino ka, hakasain lang. Baka pumarol na kasi, lagi ka nakatulala sa bahay. Di ba? Tama ba? Instead na tumulala ka sa bahay, wala naman nangyayari. Di ba? Puro ka nood ng TV, puro ka cellphone. Ano nangyari? Di ba? Nagkapera ka ba? Wala. Wala naman nangyayari. Nangaaway ka lang. Nagiging dahilan ka lang para awayin. Kasi nagiging pal ka.
Tama ba? Ayan. Okay, meron pa resources. Yung iba naman, maraming pera. Marami silang pera, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa pera nila. I-invest mo. Palakihin mo. Di ba? Lahat yan, tatlong yan, pwede, pag nasa'yo, pwede mo yung palawakin para magkapera ka. Amen po? Next, ano pa po yung nakalagay? May mga tips pa tayo dyan. Ay, mga lalaki. Nandyan po ba yung mga lalaki? Nandyan po yung taas kamay, mga lalaki. Parinig nga ng isang dumadagundong na amen. Yun! Base na base yung boses nila, no? Ayan, okay. Makinig po mabuti. Ayan, gusto ko itong daliin kasi family, nakikita ko rin to na problema sa bahay. Nagiging problema to sa bahay. Mga lalaki, huwag umasa sa babaeng nagtatrabaho. Porket nagtatrabaho si misis, tayo eh, nakahilata na lang sa bahay. Huwag pong ganon. Ano po? Kasi tayo ang main provider ng tahanan. Tayo talaga, nagbubulong-bulong sila. Ayan, tayo talaga ang pinaka-pinaka-pinaka-provider. Yung babae, help lang sila. Di ba sa Hardin ng Eden, kanino ba inutos yung pag-aalaga? Kay Adan. Tuwang-tuwa yung mga babae. Kay Adan. Tapos nung nilikha niya si Eva, anong tawag niya kay Eva? Helper. It is not good for man to be alone. I will create a helper for him. Di ba? Helper lang, help lang. Hindi main provider. Ang dami, alam nyo, pag ito inayos nyo, ang daming problema sa bahay ang maaayos. Ano pa? O mga babae, gaganti tayo. Mga babae, mag-amen. Amen. Ayan. Pwedeng tumulong, pero huwag alisan ang lalaki ng pagkakataong maging main provider ng pamilya. Alam nyo kasi pag babae, syempre nakikita mo yung problema sa bahay, di ba? Sabi mo, ako na nga lang, ako na mag-a-abroad. Di ba? Ako na nga lang, ako na magtatrabaho. Pero pag ginagawa kasi natin yun, nagiging tamad yung lalaki. Hayaan mo siya, makita niya kung anong problema sa bahay. Tapos ano, bigyan mo ng pagkain, unti-unti yung anak mo. Pero kailangan makita niya, kung di siya kikilos, maano yung bahay niyo, di ba? Walang mangyayari sa pamilya niyo. Kailangan lalaki pa rin. Amen? Huwag aakuin ang responsibilidad ng lalaki. Tandaan niyo po, madaming maaayos dito na family. Ano pa? Mga lalaki, balik tayo sa lalaki. Kung alam na kulang ang napoprovide, at kailangan pang magtrabaho ng babae, anong gagawin? Tulungan ang babae sa gawaing bahay at pag-aalaga ng mga anak. Mga lalaki, nandyan po ba tayo? Dalawa kayo nagtatrabaho, tapos yung babae lang maglalaba, babae lang maghugas ng pinggan, magluluto. Galit yan. Di ba? Babae lang yung mag-aalaga ng bata. Baka mo naman, di ba? Dapat dalawa. Ano po? Pag dalawa kayo, ay nako, tingnan nyo, yung mga away, magbabati kayo, sigurado. Ayan, ano pa? Mga babae, eto na. O, mga babae, makinig din. O, mga lalaki, ganti tayo. Kung sapat ang kinikita ng asawa at hindi mo na kailangan magtrabaho, maging masipag naman sa bahay at mag-alaga ng mga anak. Hindi yung trabaho ng trabaho, yung tatay pag-uwi, walang pagkain, yung kaadbahay, yung gulo-gulo. Di ba? Tama ba? Tapos pag-gising kinabukasan eh, wala pang pagkain, aalis ng gutom yung lalaki. Pag-uwi, may pag-aaway pa. Almusal ay sigawan. Hapunan ay ano, ano yun, yung kanta na yun. Tampuhan, di ba? Ay, sigurado talagang, sino gusto maayos yung pamilya niya? Gawin natin to, apply natin to. O mga anak, syempre, mga bata, bala kayo dyan. Kasama din kayo. Mga bata, makinig mabuti.
tulungan ang magulang sa gawaing bahay at pag-aalaga ng mga kapatid. Hirap na nga yung mga magulang mo kakatrabaho eh. Cellphone ka pa rin ang cellphone. Laro ka pa rin ang laro. Nakatiwangwang na yung mga pingga, nagtututong na yung mga damit, di ba? Apakabaho na ng bahay, kaya mo pa rin tumira. Ayan, okay. O, masaya sila. Next, meron pa tayo. Time's up na. O, gusto nyo pa ba? O, cut na natin. More. Ito pa. Huwag masyadong perfectionist. Ako, tinamaan ako dito eh. Ayan. Mas mainam ang may trabaho kesa may plano at pangarap, pero hindi naman nagtatrabaho. Puro plano. Ito, ganito gagawin. Ay, kaya lang. Ay, nako. Ay, sige. Wag na nga, hindi na ako magtatrabaho. Hanggang sa hindi na siya nagtrabaho. Ang daming kinakalkula masyado. Ayan, hindi po, magtrabaho ka na. Huwag mo na masyadong kalkulahin. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Sa panahon ngayon, bawal ang? Ang arte, hindi naman nakatapos. Yung iba, nakatapos ang arte din. Uy, ganito yung pinag-aralan ko. Ayoko niyan kasi, ano, hindi yan base sa course ko. Diba? Yung iba naman, hindi na nga nakatapos, namimili pa. Diba po? Bawal ang maselan sa ekonomiya natin ngayon, kahit anong pasukin mo. Lalo na't ito ay marangal. Diba? Ipanalangin natin ang ating trabaho. Ipinagpe-pray mo naman eh, diba? Tama po ba? Huwag ka nang maarte. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maarte. Hindi bagay. Hindi bagay. Kailangan natin ng pera. O, diba? Minsan sa kaartehan natin eh, hindi tayo lalo nakakain. Tama po. Ano pa? Ano yung nakalagay dyan? Next. Ano pa po? Meron pa ba? Ayan, number two. Pasadahan na lang natin. Huwag magpalin lang sa kaaway na kapag Kristiyano ka na, ay hayahay na ang buhay. Huwag tanggapin si Jesus para lang gumaan ang buhay. Madidisappoint ka at lalayo lang sa Kanya kapag di mo na-achieve ang gusto mo. Tandaan niyo po, huwag tayong lalapit, magkuklose ka kay Lord kasi yung iba ganyan na nangyayari. Pag walang pera, tsaka umaaten. Pagka ano, walang ano, naghihirap, aatend yan, aatend. Tapos nung pinagpala na, umalis. Aalis na kasi blessed na siya. Hindi po ganun. Huwag nating gawing ATM si Jesus. Amen po. Kaya alam mo kung ano mangyayari, hindi ka rin mag-grow. Hindi tayo mag-grow. Hindi ganun ang dapat nating maging mindset. Amen? Huwag pagdudahan ng Diyos kapag nakakakita ng may mas maunlad na sa buhay. Ngayon, dati siguro ganito tayo. Sana all may kotse. Sana all pababakasyon na lang. Sana all magkakaganyan din ako. Kala nyo, ha? Next topic yon. May message tayo, specific para doon. Pero ito, huwag na tayong magduda. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magduda. Kasama talaga yan, ang pag-unlad, ang pagtatrabaho. Amen. Next, ano pa po? Next. De, yung verse. Basahin natin yung verse. Ayan. Ito po, sabay-sabay tayong magbasa. Kala nyo, Pastora, baka naman opinion mo lang yan. Kabi ka naman sa akin. Di mo naman ako, no? Ayan. Pero ito, basahin natin. Ikalawang Tesalonica 3:7. Lahat magbasa ha. Lahat ng malilinaw ang mata. Magbasa. Baka hindi kasi naririnig nung katabi mo, hindi niya nakikita. 1, 2, 3. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano nyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad nung kami kasama nyo. Hindi kami kumain ng tinapay ng sinuman ng walang bayad. Kung hindi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Si Apostol Pablo nagtatrabaho. Huwag nating sabihin ang dami nating ginagawa sa church. Meron pa tayong number 3.
Ano yung nakalagay dito? Huwag nating pangarapin ang buhay na tamad. Sino yung nagtaas ng kamay kanina? Ayan, oh, buhay ng tamad yun. Huwag nating pangarapin, hindi talaga mangyayari. Habang nasa lupa pa tayo, walang yumayaman na tamad. Tandaan nyo po. Ito, naglagay lang ako ng mga example yung sa web novel kasi na top million-million yung kinikita niya. Ano yun, app? Tapos alam nyo, web novel po, yun po yung digital novel online, nandun kami pumapasok ni Ezra. Ayan, yung pinaka-top nila, million po kinikita nun kada buwan. Kaya yun din yung gusto kong pasukin. Ayan, yung web novel, yung pagsusulat doon. Tapos alam nyo, ni-interview siya, alam nyo, sa isang buong araw pala, ang dami niyang chapters na sinusulat. Almost buong araw niya ay nagsusulat siya. Tapos sabi niya si JKS Manga, hindi ko alam kung kilala niyo siya. Sabi niya na akala, pagka ba, since mayaman ka na, malaki na yung kinikita mo, huminto ka na ba? Sabi niya, hindi po, lalo kong naging masipag. Lalo kong naging masipag. Kaya ang ano niya, payaman siya ng payaman. Tandaan niyo po, walang yumayaman na tamad. Huwag kang makukontento na, syempre, ibang usapan naman yun na parang after ka na lang sa pera. Hindi ganun. Ano natin yung ibabalance natin next week. Pero sa ngayon, wag mong hayaan na tamarin ka. Okay, nandito ka na sa level na to. Bakit? Kasi maghahayo pa tayo. Kasi meron pa tayong church na kailangan ayusin. Kasi may pamilya ka pa na umaasa sa'yo. Amen? Huwag mong hayaan na maging tamad tayo, okay na ako dito. Huwag ganon. Amen po? Alam mo kung bakit? Kasi yung pera na yon mapupunta sa mga kurakot. Yung pera na dapat para sa'yo, sa iba mapupunta. Tingnan nyo to, imbis na boss ka na, dahil tamad ka, hindi ka naging boss. Sino yung naging boss? Yung kurakot. Nag-gets nyo ba? Sinong papalit sa'yo, yung hindi mananampalataya, yung dadalhin yung pera sa inom, sa sugal, sa pagbibili ng mga kotse at ari-arian, tapos hindi naman nag-glorify kay Lord. Amen? Dapat ikaw yun eh. Dapat ikaw yung boss. Amen? Nakukuha po ba natin? Amen. Huwag gawing dahilan ng trabaho para hindi mag-ministry o discipleship. Amen po. Baliktad din, huwag gawing dahilan ng ministry o discipleship para hindi magtrabaho. Sa iba sa atin, hindi porket nagtatrabaho ka, sasabihin mo na hindi muna ako magsa-cell group. Hindi ako magli-leader kasi may trabaho ako. Hindi rin ganun ang gusto ni Lord. And at the same time, hindi rin niya sinasabi na porket may ministry ka, ay hindi ka na magtatrabaho. Ay, ano ako sa church, dami kong ginagawa, hindi na ako magtatrabaho. Ang dami pong unbeliever na kapamilya natin, ano yung problema? Puro ka na lang church. Ba't nila nasasabi yun? Kasi hindi tayo nagpo-provide financially. Eh, it's a way din para ma-win natin sila. Naintindihan natin? Hindi sa ayaw nilang makinig sa'yo, hindi kasi nakikita ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka kasi kumikilos financially kung paano ka nilagay ni Lord na kumilos. Amen po, nakikita po natin, hindi sila ang may problema, tayo. Kailangan nating ayusin yung financial life natin. Amen po, amen. Ano pa ba? Meron na po, last na. Ayan. Sige, maganda rin tong verse na to eh. Ako na lang magbabasa, makinig pong mabuti. Ito yung sinabi rin ni Apostol Pablo, hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kung hindi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran. Makinig pong mabuti, nasaan yung mga leaders? Sa church na to, tandaan nyo po, maraming iba't ibang churches ngayon. Pero sa church na to, hindi ko tinotolerate yung nasa ministry pero walang financial life, yung hindi balance. Hindi po ganun. Hindi po ganun dito sa church na to. Gusto natin, leader ka, may source of income ka. Para yung mga magiging members mo, ganun din sila. Amen? Pag ikaw may sarili kang income, yung mga members mo, magsisipag din sila. Nakikita nila yun sa'yo. At hindi sila mapupulaan ng pamilya nila dahil nagpo-provide sila sa kanila. Amen? Kaya una sa atin yan. Sino gusto ng maraming members sa church? Lahat may trabaho. Amen, di ba? Lahat may trabaho lang nagpo-provide. Mauna tayo. Mauna po tayo. Amen?
Amen? Ayan, sabi dyan, sapagkat noon pa man kami ay kasama nyo, aming iniutos sa inyo. O, ito, lahat tayo ay magbabasa, lahat na naka-highlight. 1, 2, 3. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, wag na, din naman kumain. Sabi mo nga sa katabi mo, kung ang sino man ayaw magtrabaho, wag kang kakain. Ganyan sa church nila Apostol Pablo. Hindi pwede dito, ha? Ayaw mong magtrabaho. Tapos pagka, ano, gusto mo lahat sa'yo. Diba? Okay, next. Ano pa ba? Last na yata yan. Ayan. Huwag tayong susuko. Amen po! Amen! Sa lahat ng mga natatrabaho, sa lahat ng napapagal, ito rin naman ay para sa atin. Huwag kang sumuko. Yung iba kasi sa atin na-discourage na. Sige, tayo tayong lahat. Ito na yata yung last. Ayan, okay. Thank you. Ayan. O, makinig na po. Sige, worship team, panik po tayo. Sino yung mga nagtatrabaho? Sino yung mga nagninegosyo? Sino yung mga nag-a-apply naman? Ayan. So, minsan, meron sa atin na, Pastora, ginagawa ko naman po yan. Kaya lang, lagi na lang ako nag-fail. Sinubukan ko naman magnegosyo, sinubukan ko naman magtrabaho, sinubukan ko naman mag-apply, pero hindi po ako nagtatagumpay. Pero ito ang word ng Lord sa atin, huwag kang sumuko. Kasi nasa iyo yung favor ni Lord. Hanggat ginugusto mo, hanggat gusto mong makasunod sa kalooban niya, sasamahan ka niya. Bibigyan ka niya ng magandang trabaho, bibigyan ka niya ng magandang negosyo, sasamahan ka niya. Marami pa tayong topic tungkol sa finances na kailangan nating makita. Pero sa oras na to, ito lang muna yung gustong ayusin ni Lord sa atin. Yung magkaroon tayo ng desire na maging masipag sa finances. Sa oras to, sige tayo po ay yumuko. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon kung naging mali yung attitude natin pagdating sa financial. Sige po, personally, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sorry, Lord, na gusto ko ng buhay na nahayahay. Akala ko yun yung plano mo, pero hindi pala. Thank you, Lord, na inaayos mo yung puso ko. Sige, mag-pray tayo personally. Salamat, Lord, inaayos mo yung heart ko. Na ang gusto mo pala ay maging masipag ako, maging reflection ako ni Adan, nung unang tao. Dahil yun yung kalooban mo. Dahil ganun ka. Hindi ka humihinto sa mga plano mo, hindi ka humihinto sa pagbabantay sa amin. Napakasipag mo po, O Diyos. Jesus Christ, kahit nung nasa lupa ka, naging carpenter ka. Hindi ka nabuhay ng tamad. Sorry, Lord, patawarin niyo po kami. Sa mga napanghinaanan ng loob, humingi rin po tayo ng tawad. Sorry, Lord, kung napanghina na yung loob ko ng mga problema, ng mga sitwasyon, na wala na po sa puso ko yung pagpapaunlad sa financial ko, patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, isuko po natin yung ating buhay sa Panginoon. Isuko mo yung financial life mo kay Jesus. Sige po, huwag po tayong tumulala, huwag tayong tumingin sa katabi natin. Let's take this opportunity to surrender our finances to the Lord. Siya lang naman yung makakapag-bless din sa atin. Lord, nakikita mo po ang mga taong ito, Panginoon, na ngayon, tama na yung heart nila. Meron na silang right attitude when it comes to finances. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Bless their finances, O God. Huwag mo pong hayaan na kayamutan nila yung pagpapagod. Dahil ito yung kalooban mo, O Lord. Ang tunay naming tahanan ay nasa langit. Help us be good providers, yung mga tatay lalo na po. Lord, binibless namin yung mga tatay, yung mga lalaki, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng opportunity na magkaroon sila ng trabaho, magkaroon silang ng negosyo. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, O God, in the name of Jesus. Lord, tulungan niyo po yung pamilya ng bawat isa, Panginoon, na makaahon, Lord, sa kahirapan, sa pagiging masipag, O Lord.
Hallelujah. Sa kung ano man yung pinagkatiwala mo sa kanila. Sa oras na to, may aawitin po tayo. Sabi po doon sa kanta, napapagod sa dami ng katungkulan. Sino sa inyo yung ganyan? Makakaahon pa kaya sa kahirapan? Dumarating ka sa point na natatanong mo yan. Next, bumabangon at tinitiis ang kalungkutan. Sino sa inyo yung hirap ka nang bumangon sa umaga pero kailangan mo pa rin gawin, di ba? May sakit ka na, gigising ka pa din kasi kailangan mong magtrabaho. Ano pa? Upang mabigay kanilang mga kailangan kasi alam mo na may mga nakaasa sa'yo. Pero sabi dito, ngunit hindi mo hinayaan sa kalagayan. Ngayon, ito yung word ni Lord sa atin. Pinaranas ang dakilang kaliwanagan. Magandang balita na nagbigay kagalakan. Dala ng mga anghel sa kalangitan. Ano yung magandang balita na yon? Na isinilang ang ating Panginoon na tagapagligtas. Alam niyo po, kahit magtrabaho din naman tayo ng magtrabaho, kung hindi namatay si Jesus sa cross, hindi rin tayo aasenso. Oo, may mga umaasenso, pero pupunta pa rin sila sa impyerno kung hindi namatay si Jesus sa cross. Pero sinolve niya yun pareho. Yung blessed life on earth and yung blessed life in eternity. Nung namatay si Jesus, nung pinanganak siya at inoffer niya yung buhay niya para sa atin. Amen po. Kaya sa oras na to, tignan natin, hindi ka nag-iisa sa problema mo. Sa bawat pagod mo, tandaan mo, may Jesus na matay para mabless ka, para mapunta ka sa langit, para hindi ka mapunta sa impyerno. Amen po? Sige po, awitin po natin ang awit na to. Makakaahon pa kaya? Bumabangon at tinitiis ang kalungkutan upang mabigay kanilang mga pangangailangan. Ngunit di mo hinayaan sa kalagayan. Pinaranas ang dakilang kaliwanagan. Balita na nagbigay kagalakan. Dala ng mga anghel sa kalangitan. Thank you, Jesus. Isinilang ang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Diyos. Kamatayan inilutas. Kinalugdan. God is pleased with you. Yes, O Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos at Panginoon. Pagkat isinilang. Sinilang ang Panginoon tagapagligtas. Purihin ang Diyos na kamatayan. Inilugdan. May kabayo pa at napagkat ang tao'y kinalugdan. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos at Panginoon. Sa lahat ng gusto na i-bless ni Lord yung finances niya, na nawala ka na, na akala mo hanggang dun ka na lang, nagtatrabaho ka pero nalilimitahan ka, and you want God to bless you ngayon na sinuko mo yung life mo, na gusto mong maging masipag, gusto mong maging faithful kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, inaanayaan ko po kayong lumapit sa harapan. Sige po, lapit lang po tayo, and then leaders, pag-pray po natin na sila. Sige po, lapit na po, and online intercessor po, pag-pray po natin yung nasa online.
Sige po, lapit na. Pati leader, sige po. Kulang na yung time natin. Blessing po, blessing. Pag-pray natin sila. Kung ano yung discern nyo, mga leaders, ipanalangin po natin sila. Pwede nyo rin silang tanungin kung ano yung gusto nila. Baka mamaya naghahanap sila ng trabaho, ganyan, or kailangan nila ng wisdom sa trabaho. Tatrabaho sila, pero kailangan nila ng more pa. Sige po, pag-pray natin sila. Sige po, lapit lang tayo. Primary and Annex, pag-pray po natin sila. Sa mga nasa online, pag-pray po kayo ni Sister Nene. Panginoon, patawarin niyo po kami kung may mga bagay kami na nasuway sa inyo, kaya nagkakaroon ng sumpa sa aming kabuhayan. Panginoon, sinusuko po namin sa inyo ang aming buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami. Primary and Annex po, pag-pray po natin sila. Sa lahat ng mga pagkukulang namin, pagkakamali namin, Panginoon, at dalangin namin na dumali sa amin yung kapatawaran at dumali sa yung tapos amin yung, na po yung pag-pray, pwede po bumalik sa upuan para sa para makita buhay, natin Panginoon, yung hindi pa napapag-pray. Hallelujah, Lord God. Kung ano man ang thank you, Lord. Aming hangat, Panginoon, dalangin namin na pagkalob niyo po sa amin. Yung aming mga trabaho, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain niyo po ang aming mga hanapbuhay, ang aming mga negosyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dalangin namin sa mga walang trabaho, Panginoon, na magharoon po kami ng mga trabaho, yung mga nag-a-apply, Panginoon. Dalangin po namin yung the best na trabaho at pagkalob niyo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God, salamat po, Panginoon, na kayo yung Diyos na gusto na pagpalain kami, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon, at naniniwala kami na meron kang plano sa buhay namin at ito'y gaganapin mo habang kami ay sumusunod sa iyo, Panginoon. Kaya lahat ng may problema sa financial, dinadalangin namin, Panginoon, na yung kasaganaan mo ay dumaloy sa bawat isa, at makita rin namin, Panginoon, na sabi mo nga sa iyong salita, ang pagsunod ay pagpapala, ang pagsuway ay sumpa. Nais namin ang pagpapala, Panginoon, kaya dalangin namin na makasunod kami talaga sa kalooban ng Panginoon. Kung sinasabi mo na kami ay mag-devotion kami, kung sinasabi mo, Lord, na mag-share kami, mag-share kami, Panginoon, at hindi hadlang ang ministry sa hanap buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, padayahan mo po, i-bless ang aming trabaho at ang aming ministry, Panginoon. Hallelujah, at lahat ng may sakit naman, Panginoon, dinadalangin namin sa mga oras na ito, Panginoon, na ipadaloy mo po ang kagalingan, sino man na nanonood sa mga oras na ito, Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon, hallelujah. Gusto ng Panginoon na kayo pagpalain, pagalingin sa mga oras na ito. Magkaroon lamang tayo ng puso na nagpapakumbaba at sumusunod sa Panginoon, hallelujah. Thank you, Lord God. Nagdidiklara kami ng blessing, ng kapayapaan, ng katugunan sa aming mga panalangin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Po, patuloy nating sabihin, nahihirapan man, ako ay lahat. Sabihin mo yan kay Lord, kahit nahihirapan ka sa trabaho mo, kahit nahihirapan ka sa sitwasyon nyo, magpapagamit ka pa din, magiging masipag ka pa din, maglilingkod ka pa din. Sa kinabukasan,
Hallelujah. Sige po, awitan natin to sa Panginoon. Bilang isang church, let's all sing. Sabihin mo yan. Hirapan man ako ay lalaban. Nangihilang man walang atrasan. Pagkat ako ay may pag-asa na sa kinabukasan. Upang bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Diyos na magpapala sa atin. Yung palakpak ng mayaman. Yung palakpak na pinagpala na. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa pagbuhay ulit ng pag-asa sa aming mga puso. Salamat sa buhay ng mga taong ito na nagdesisyon, Panginoon, na maglingkod sa mundong ito, sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili, sa future nila, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pinansyal. Lord, I bless them, Panginoon. Pinagpapala ko sila, Panginoon. Dinideclare ko yung pagpapala ng cross ay mag-flow sa buhay nila. And I declare magkaroon ng financial miracle ngayong linggong ito, Panginoon. Makita nila yung kaibahan, Lord God, na nagtatrabaho sila nang hindi ka kasama, sa nagtatrabaho sila na kasama kanila at nalulugod ka sa kanila, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo muna dahil po ngayon din po ang recognition day ng mga Destiny class na nakatapos ng modules. Hindi ko malala yung lessons nila. Pero identified a module 5, 2, and 1. Ayan, so tawagin po natin sila sa harapan. Ay, sorry.